Ay, magandang gabi ho. Ginabi tayo mga kakamping, mga kabunyog, mga kabaranggayan. Ay, salamat ulo sa mga dumadagdag na subscriber, no. Kidem Joes, salamat din, ano. Na pin-remote yata yung channel ko. May mga nag-comment na subscriber niya eh. Nag-subscribe sa akin kaya medyo nadagdagan na naman siya ulit, no. Nagka-interes ako dito kay ano. Share ko lang itong vlog ni Ka-Percy kaninang umaga. Oh. Maganda yung topic niya. Tungkol ho sa sip-sip. No. Sino yung nakaupo? Doon naman nagsisip-sip. Ang masama, yung pagsisip-sip eh. Mga kaibigan eh. Lalo ngayon, yung nakikita natin, ha? Nagsisip-sip sila kasi yung pinagsisipsipan nila, yun ang nakaupo ngayon, parang sa panahon ni Duterte. Noong panahon ni Duterte, ang lulupit magsipagsalita lahat niyan, di ba? Pati lalo na yung mga troll. Bakit? Kasi yung pinagsisipsipan nila, yun ang nakapwesto at yung minumura nila, yung wala sa pwesto. Alam niya mga boss, no? Yan yung sip-sip na sinasabi ni Ka-Percy, mga sip-sip. Yan o, ano yan eh. Wala pa ho yata si Panginoong Hesukristo, marami na rin hong sip-sip. Lalo nung ano, hindi ba kaya napako si Panginoong Hesukristo dahil sa sip-sip? Tsaka yung mga trolls, o. Oh. Panahon ng hapon, marami rin sip-sip. Yung tinatawag natin mga makapili, may bayong sa ulo. Yan o yan. Para ho sa akin, ano mga boss. Yan hong sip-sip. Sip-sip na tao, no? Mga ganyan. Wala akong ano yan eh. Wala akong ospital. Yung mga taong sip-sip. Para rin tanga. Yung mga tanga na sakit ho yan eh. Sakit. Para sa akin ha. Yun yung sip-sip na tao. May sakit ho yan. Wala akong kagalingan yan. Wala akong ospital na sip-sip. Yung taong tanga. O, wala rin hong ospital yan. O, nakakahawa po yung mga sakit na yan. Oo. Meron pa isa eh. Yung tawag dito. Engot. Engot. Oo, yung taong engot. Wala rin hong gamot yang engot. Yung parang yung engot sa katanga halos parehas lang din yan. Oo. Pero yung baliw, meron hong mental hospital. May chance ang gumaling. Yun hong bobo. Magsikap lang ho yan, tumatalino pa eh, nahahasa pa eh, magaling pa eh, di ba? Pero yung sip-sip, yung tanga, yung engot, wala hong gamot yan. At communicable disease po yan. Oo. Tuloy natin si Ka-Percy. Walang kahanga-hanga doon. Nagkakamali ng paghanga doon yung mga tanga na napapahanga nila. Bakit? Yung pumupuna na wala sa ang pinupuna nila, yung nakapwesto, yung nakaupo. Eh yung pagpuna nila ay ginagamit lamang naman nila, in-exercise lang nila ang kanilang karapatan sa ilalim ng saligang batas, ha, na ibinibigay na karapatan ng saligang batas sa bawat mamamayan na freedom of expression. Mga kaibigan, oh, hindi ba? Yun ang nangangailangan ng tapang para kaya yung mga taong gumagawa nun, dapat hangaan mo, maliban na kung ang isang pumupuna eh, mga kaibigan, pumupuna siya dahil meron siyang ibang pakay sa kanyang pagpuna. Hindi ba? Ay, ano ba yung mga pakay na pwede? Yung naghahanap ng pwesto. Di ba? Mapansin siya. O kaya... Galing ni Ka-Percy, di ba? Oo. Pero, sabi niya, ano eh, parang sa pagkawala niya, eh, humina yata yung pag-subscribe daw ng tao. Kaya sabi niya, subscribe siya dahil para hindi siya mahinto. Subscribe natin si Ka-Percy. Si Dem Jones, tsaka yung mga ibang kakamping, wag mo kayong, ano, wag ho tayong mawala ng ano. Tuloy lang ho tayo, di ba? Mga kamping, mga kabunyo. Politiko siya. May balak pala siyang
pumasok sa politika. Yan. May mga pakay sila, may mga agenda. Pero yung pumuna ka dahil nasa media ka, eh, normal yun. Sa lahat ng gobyerno sa mundo, normal yun. Maliban sa gobyernong komunista ng China, di ba? Tsaka ng Russia. Eh, komunista yun sila eh. Hindi pwede kalayaan doon. Sama mo na ka, Percy, North Korea. Mga kaibigan, walang kalayaan yun. Walang kwan yun. Rights. Ha? Walang karapatan yun sa malayang pagsasalita at pamamahayag. Kaya dapat mag-ingat yan si Marcos, itong si Bongit, dyan sa mga sipsip. Tandaan mo, yan ang ikinabagsak ng tatay mo. Yan sobrang pagsisipsip. Oh, kaya dapat maging leksyon yung kung matalino ka, di ba? Oh, kung marunong ka, ang pakikinggan mo. Marunong ba si, ano? His Excellency? Duda ako dyan. Hindi nga nakagraduate eh. Ang dabaksak pa eh. Aka Percy. Napagpuna, yung pagpuna ng mga walang hinahangad na kapalit. O kamukha namin, pumupuna kami. E ba eh, sa aming kakumuha ng wisdom, di ba? Sa aming kakumuha dahil hindi kami nagahangad ng pwesto. Wala kaming kailangan sa'yo. Kung hindi, ang kailangan namin sa'yo, eh, gawin ninyo mabuti para sa bansa at sa mamamayan. Eh, sa mga nangyayaring ito, eh, katulad nito, balikan natin si Vic Rodriguez, mga kaibigan. Alam nyo kung minsan, yan nung mga politiko na yan, eh, wag mo sila sumasama ang loob pagka, ano, dapat nga, pasalamat sila eh. Merong mga pumupuna ng kanilang kamalian, kagaya ng sabi ni Ka Percy, di ba? Eh, alam nga naman, puro-puro abutin mo. Maski man, di na maganda ginagawa mo. O, di ba? Kaya nga yung tatay niyan, di ba? O, His Excellency, di ba? O, pero na, ano, pinipol power siya dahil mo sobra na, di ba? O. At maraming lumalabas mga boss, no? Yung pagsasabi ni Marcos na disperse the crowd without hurting them, sabi. Parang pinalalabas nila na mabait si Marcos at hindi niya sinaktan ang Pilipino. Dami na matay nung panahon niya. May mga desperisados pa, di ba? Dami, oh. Hindi niya ho kasi, nung panahon na yun, hindi niya ho pwede mag-order ng birahin yung mga tao na yun. Million na ho kasi. Magiging napakapangit ho sa buong mundo kung umorder siya, nasaktan niya. At saka palagi ko, wala hong susunod sa kanya na mga Pilipino, mga ano, na mga sundalo, na pagbabarilin yung mga nagrarally. Palagi ko, hindi yung magagawa ng mga Pilipino. So, sa akin lang, kayo naman, ang nagpapasweldo kasi sa inyo, kayo, mga sundalo, no? Hindi ho yung mga presidente. Tao ho ang nagpapasweldo sa inyo. Kaya ang proteksyonan nyo, tao, hindi ho yan. Eh, mali na yung nuuto sa inyo, susunod kayo. Oo. Diba? Tuloy natin si Ka Percy. Tungkol na ito kay ano eh. Kay Victor Rodriguez at magre-resign na ewan ko. Bigan. Oo, oh, diba? Sinasabi niya ngayon, di raw siya totoong nag-resign. Eh ako eh, para sa akin, kung may mga isyong ganyan na parang tumutukoy sa'yo, hindi ba mas marangal na exit, pag-exit yung pagre-resign, kung tawagin yun honorable exit, di ba? Sa marangal na pag-alis sa pwesto. Ang balita ko eh, ito ha, hindi ko alam kung totoo ito, balita natin, sa Lunes daw eh, tatanggapin na yung resignation eh. Ha, mga kaibigan, ang problema ito, kung merong mga balitang ganyan at may katotohanan yung mga balita na yan na nang hihingi ito ng kwarta, advance yan, advance pa lang yan, 100 million, sipin mo, ang bilis yayaman ito, no? O, ha? Balita ni Ka Percy, ha?
si Victor Rodriguez daw, balita lang naman, nangihingi ng 100 million para sa pwesto. Mga kaibigan, at ang bilis ding mananakaw ang pondo ng Pilipinas, ha? Lalo na yung mga uutangin. Oh, bakit? Eh, laki ng kailangan nilang habulin eh. Di ba? Oh, kasi pag hindi ka nakapag-deliver, dun sa sinasabing tinoka sa'yo, ganito, ha? Ang i-deliver mo kada linggo o kada buwan sa custom, lingguhan yan eh. Mga kaibigan eh. Oh, kada linggo, ganito ang iyong i-deliver. Oh, eh, pag hindi mo nakuan yun, hindi mo nasunod yung hinihingi sa'yo, eh pwede kang palitan. Eh paano yung in-advance mo? Di ba? Di lugi ka. Hindi ka pa nakakabawi. Di ba? Ganun yun eh. Ngayon, ito ngayon ang matindi. Eh kung totoong itong si Vic Rodriguez ang gumagawa niyan at siya ay masisibak sa pwesto, ha? Ang pagbabasihan lang bali, yung sumbong laban sa kanya. Pero ang pinaka-importanting tanong, ano gagawin nitong si Marcos, ha? Para yung mga damage na ginawa nito. Halimbawa, nakapagtalaga ng mga pwesto, di ba? Kasama na yung customs eh. Eh balita ko, hindi naman yan talagang ilalagay eh. Oh, pinilit lang eh. Inunahan pa raw si Bongbong Marcos eh. Mga kaibigan eh, para huwag siyang makapaglagay ng ibang tao eh. Siguro, meron ng gumastos para dito. Di ba? Oh, kung hindi man niya kaya yung perang yun, may gumastos, may mga smuggler ka agad na nakwa, nagpaluwal, halimbawa, di ba? Oh, ganun yun eh, mga kaibigan eh. Oh, paano ngayon yung iba pang mga na-appoint kasama na to sa customs? Ha? Hindi ba dapat eh, natural lang na ito ba mga napa-appoint na, no? Si Bakin lahat yan, di ba? At mag-a-appoint ako ng bago. Oh, dapat ganun, di ba? Marami na kaya, marami nang napa-appoint yata si Victor Rodriguez, ha? Oh. Eh ako, duda ka agad ako nung umpisa pa lang. Kasi nakita ko na kaagad ang pagmumuka nung mga nakapaligid kay Vic Rodriguez. Ha? Mga taong sangkot sa lahat ng illegal, mga kaibigan, mga pagmumuka. Oh. Kaya, wala ho eh. Ha? Wala tayong inaasahan na magandang patutunguhan itong administrasyon na ito, kundi mag-antay na lang namin kung kailan sila mabubulgar. Di ba? Kaya, tinatrabaho nila ngayon na ano eh, pahirapan yung mga nasa media. Di ba? O eh, mabuti na lang merong mga nakatingin, ha, na mga nagbabantay sa ibang bansa na mga organisasyon upang proteksyonan o kaya ay gumawa ng pagsisikap na makatulong sa proteksyon ng mga ginigipit, di ba? Oh, at saka mga nilalabag ang karapatang pantao. Ba dapat kung talagang sisipain itong si Juan, si Vic Rodriguez, si Attorney Este Atot. Attorney ah. Marami yan eh. Meron pa yung isang attorney. Attorney, si Glenn Chung, tagapagtanggol din. Mukhang wala akong naririnig dun ah. Nakipaglaban din ang gusto yun, no? So, maingay din yun ng pag natalo ika si BBM, magkakagulo. Dahil nalamang na lamang ika sa survey yan. Oh, kaya hindi ho pwedeng matali yan, sabi ni Glenn Chong. Nasa na nga ba yun? Si Attorney. Ah. Hindi pa nag-i-election eh. Hindi na raw matatalo si Bongbong dahil posible raw eh. Malayo yung kanyang survey. Ha? Sidewar na eh. Nag-sidewar na sila lahat eh. Oh. Pero yung sidewar nila, baliktad. Kagaya ng sidewar ni Digong, di ba? Ha? Ah. Bago ako bumaba sa pwesto, gusto ko makakita ng malinis na eleksyon.
subukan ninyo mantaya. Ha? Padadalang ko yan ng mga pulis at sundalo. At padidisarmahan ko yan mga political warlords na yan. Ha? Ayokong may dayaan na mangyayari. Ha? Doon, magulo na ako doon. Sabi ko, patay ito ako. Sino may kakayahang mandaya? O, yun na, doon na maingay na ako doon. Diba mga boss? Tuloy natin si Katersi. Orny Rodriguez, abay, di ba dapat sibakin din yung mga taong inilagay dahil siguradong pinagkakitaan niya kung siya yung tinutukoy na nanghihingi ng 100 million sa isang religious organization daw. Yan ang nakalagay sa balita, mga kaibigan. Sipi mo, tinulungan mo ng maluklok sa pwesto, hihingan ka pa ng 100 million. Abay, ano ito? Ha? Hold up ito. Ha? Broad daylight. Mga kaibigan, ha? Ano raw ang pwedeng magtulak dito kay Vic Rodriguez na iwanan ng kanyang pwesto? Tinanong siya. I don't want to think about it. Ayoko hanyang isipin yan. Pero, of course, for health reasons. For health reasons. Siyan really, walang health reasons yan. Sa kaso lang may health reasons yan. Ha? Mga kaibigan. Pero pagdating sa pwesto, walang health reasons. Diba? Nakakuha ng special na decision sa Korte Suprema. Ang abogado rin, si Stiling. Ha? Mga kaibigan. Stiling. Stilito Mendoza. Stiling. Talagang mga walang sawa sa kapangyarihan at kwartay, no? Pero, nung makuha na ang gusto sa Supreme Court, ang idinahilan dun humanitarian consideration. Di ba? May sakit daw siya nun Ba't bigla lumakas? Parang si Gloria nun, lumalabas, may tali sa leeg Tali? Brace? Di ba? O pagbalik sa veterans, sa ospital, kung saan siya naka-house arrest, tinatanggal, Alam, neck brace kay Kapersi, tali, ng media yun, pero hindi nire-report ng media. Inilabas ng media nun, tapos na. Mga kaibigan, tapos na, nakalaya na si Gloria. Wala na. Doon, yun, barometro mo yun, ha, na ang daming siraulo sa media. Kanina naman, nakikinig ako ng radyo. Shout out, Katonyeng. Kalain mo, yun daw siya bu, nag-umpisa lang daw yan, pagkatapos daw ng EDSA Revolution. Gago rin yung napakinggan ko ngayon, alam kong tanga. Yan pa. Yung isang sakit na walang gamot, yung gago. Wala hospital ng gago. Ayun, pero gago rin . Alam niyo kung bakit? Kasi pinalalabas niya, si Cory nagpa-smuggle ng shabu dito sa Pilipinas. Ay nako. Mga boss, marami hong vlogger, no? Na ni BBM nung panahon niya, no? Na hanggang ngayon, hindi pa rin sila huminto ng kapupuri. At kaano kay His Excellency, nanalo na. Sige pa rin sila na. Alam niyo kung minsan, tignan niyo sa mga magulang. Pag ang magulang hindi marunong pumuna sa pagkakamali ng anak, ano kinalalabasan ng anak? Ha? Failure, di ba? Bakit? Akala nung anak puro tama ginagawa niya kasi yung magulang mahilig mag-spoil. Ganun ho yan. Kaya ho sinasabi ni Kapersi na pagpuna dito sa mga barang magulang natin itong mga ito, pinuno nga, Pangulo, pupunay mo kung mali. Eh kung di mo pupunay yan, akala niya parating lahat ng kanyang ginagawa, tama, di ba? Ganun lang ho kasimple yan.
Balik tayo dito sa mga vlogger nito si BBM. Ha? Yung iba kala mo gagaling eh. Pinanonood ko sila. Parang lalo yung ano, mga ginawa ng pelikula yung ano, yung Made in Malacanang. Malayo ho sa ano yun eh. Hindi ko na ho gustong panoorin, no, dahil sigurado hong paltos, no. Sino mas paniniwalaan mo? Si Joel Lamangan o yung direktor na gumawa ngayon ito sinasabing Made in Malacanang? Yung Joel Lamangan, no, isa ho yan sa mga talagang nakipaglaban ng martial law. Alam nila. Maski naman yung mga ano, ha, wag na ho itong hindi pa naka mga bata na wala pa ho nung panahon na yun. Naka-televise po yan kung ano ang nangyari. Televise po yan kung ano ang nangyari sa People Power 1. Naka-televise po lahat yan. Oo. Ano? Kung paano hinakot nila yung mga kayamanan papunta sa ibang bansa. Oh, great na pera, mga alahas, lahat. Oh, meron nung ano yan. Ano ba naman kayo? Panalalabas nyo masyado, api pa yung Marcos. Nakakatawa kayo, mga tao kayo talaga. Katangahan mo yan. At doon sa mga nagkaakala ninyo, kayong mga vlogger na tawag dito, trolls, na kayo ang nagpanalo kay BBM, mali ho kayo. Akala nyo lang yun. Dating alam na, tapos na ang eleksyon. Oo. Ano ba? Ay naku, mga tao ito. Kaduda-duda ho yung ano, ha? Oo. Paano hindi mayayari na? Tapos na nga. Oo. Comelec, Logistic, Dennis Uy. Oo, ano? Nakapag-imprenta ng walang nakakakita, mga balota. Oo. Bot buying and so, lahat kamada nga ho yan. Kaya kayo mga troll, na puri kayo ng puri, hanggang ngayon di pa kayo huminto. Wala akong utang na loob sa inyo si BBM, wala. Kala nyo lang yun na kaya marami pa ho yan. Baka nag-aantay kayo mga pwesto. Oo, ayan na nga ho si Victor Rodriguez. Gusto na mag-resign, nag-iisip na. Oh, alam nyo, no? Pag merong usok, may apoy. Oh, bakit kakalat yan? Na, tungkol sa resignation na yan ni Victor Rodriguez. Kung ano, oh. At kayo, ano, mga troll, no? Mas matibay pa sa inyo si Glenn Chong ba yun? Glenn Chong, oh, si Atorne. Oh, yun talagang nakipag-ano yun. Asa na. Saan kaya ipipwesto ni BBM yun? Matindi rin yun eh. Matindi rin ng ano nun, talagang hindi papayag kang taong bayan pag natalo si BBM. Magkakagulo, lalabas. Ngayon kung ano-ano pinagsasabi yun. Dasyak, sa taas ng survey, mga ganun-ganun. Ay, tungkol sa survey, ha? Bukas, meron akong ano sa inyo. Kwento ko yung tungkol sa survey. May survey yata, SWS na naman eh, ha? Ito ho yung mga comments doon sa ano. Vlog ko kahapon yung tungkol kay Kakamping, Demjos. Oh. Ito ho yung mga comments. Oh. Sabi ni S. Makise. Oh. Shout out S. Makise. Good evening po, Karoke. Natawa talaga ako dyan sa komentaryo ni Demjos. Super fan, sabi niya. Thanks po, Karoke. Napo na mo rin. Oo, ah. Pero si Demjos, simple lang, ano. Parang si Attorney Enzo rin kung tumawa, hindi siya kagaya ko na mahagik-gik ako eh. Oh. Tsaka si Kapersi, matindi rin mahagik-gik. Si Dem Jones, hindi masyado eh. Hilda Linsangan, sabi ni Dem Jones is asking us to subscribe and like your channel. And we did. We are from Arizona. We love your videos and are excited to watch some more. Dem Jones is a good kakamping. Good job. Sabi niya. May God bless you more and take you away from sickness and danger and harm. Salamat, Hilda Linsangan. Salamat. Ah. Sabi ni Ladies Anita, maraming salamat, Sir Roque, sa live mo ngayon. Kanina po kita hinihintay. Sa totoo po lang, good night. Uli. Sleep well,
Sweet dreams. God bless po. At ang loving families. At lahat ng viewers ng inyong programa. Salamat. Nag-i-enjoy po ako. Kahit maiksi po. Okay lang. Okay lang. Stay safe po, sabi niya. Sherwin Sapeda. Good evening po ulit, Sir Rox. At sa lahat ng mga katambay, San Roque Avenue. Talaga pong nakakaaliw. At nakakawala po ng stress. Makitambay at makinig sa mga magagandang comments ng ating mga katambay. Oo naman, gaganda nga ng comment nyo. Kaya hindi nga, hindi ko pwedeng di basahin, sayang. Oo. At palaban ha. Oo. Puro may sense po. Direct to the point. At many patawa pa pong kasama. Kaya sobra po talagang nakakaaliw. Shout out po sa ating lahat. Ang masasabi ko lang po sa pangarap, sana po maubos na po ang mga buhaya pag mataba at malusog na. Pagbigyan naman po niyo yung iba. Tawan-tawan na to si Sherwin Sapeda. Jo Chalan, my friend. Grabe niya. Hello, Karox, good PM sa lahat po ng vlogger nagsusulong ng truth. Mas fan nyo kami, Sir Rox. Thank you po. Thank you. Thank you sa lahat, sabi ni Jo Chalan. Erlyn Villarin, shout out ah. Sayang si BP Lenny, matalino, masipag siya. She is qualified as president. So proud of her, sabi niya. Oo naman. Ewan ko ba? Sabi ni Cynthia Pearl, shout out ah, sabi niya. Dapat marami pang pirma sa truth petition na sinusulong na Tony Insurrecto. At yung 3 IT expert dapat mapabuksan yung ibang mga ballot box mabilang ng mano-mano para malaman natin ang katotohanan kung may dayaan ba. Pero namili sila ng maraming boto at bawal yan sa batas. Malabo yan? Malabo yung sinasabi ni Cynthia Pearl. Malabo yan. Ano lang yan? Ang pangarap mo ay pangarap ko. Ganun lang yan. Emily Capistrano, shout out. Sabi niya, watching from San Jose, California. God bless program. Joe Flores, shout out. Tumatawa naman agad. Sabi niya, paborito siguro ni BBM yung movie ni Arnold Schwarzenegger na Junior. Dun sa movie na yon, si Arnold ay buntis, kaya siguro bilib na pwedeng mabuntis ang lalaki. You reap what you sow. Kung wala kang ginagawa buong buhay mo, kundi magbulakbol at mag good time, edi puro itlog lang ang itlog ng pugo ang laman ng utak mo. Ay. Akuisa, Eva Dalisay, shout out. Birna Bilya, shout out. Good evening po Sir Rox. Magaling po talaga si Dem Jones. Excited na po sa Sona. Do good, feel good. Salamat po, sabi niya. Ramon Oclares, my friend. Sabi ni Ramon Oclares. Sa Sona ni Marcos Jr., sigurado meron kodigong binabasa. Mangungopia lang yan kay GMA. 3 bata nagpapaanod sa bangkang papel. Puntang Malacanang. Kay Marcos, 3 bata at eroplanong papel. Palili pa rin, punta rin sa Malacanang. Wish nung isang pangarap ko, maging musician. Kasi big fan ako ni Beatles. Yung pangalawa, pangarap ko maging astronaut. Kasi gusto laging high at lutang sa space. Yung pangatlo naman, pangarap ko maging politiko. Kasi pag nanakaw ka sa pondo ng bayan, ay di nakukulong. At binoboto pa ulit. Honorable pag nagnakaw ka sa bayan. Honorable tawag sa'yo. Food for thought, sabi ni Ramon Oclares. Ang pagnanakaw ay masama kung maliit na halaga o isang kaing lang na mangga. Kung magnanakaw ka, milyonis na at siguradong absuelto ka. Diba, Unitibs? Cynthia Estrada, shout out. No matter how good the consultant are, if the president does not... No matter how good the consultants are, if the president does not have a clear vision, mission, and clearly Marcos has none, the team can't hit the ground running. The team has just a few weeks
to hit their learning curve. As the team towards a certain vision, if he can't get this together, Damascus administration will drift aimlessly, sabi ni Cynthia Estrada. Hindi na mga to. Sinagot ni Joe Flores, ha, I have zero confidence or belief that this current government are even in the state of mind having vision and goals, let alone think about learning curves on accomplishing big things. This is a motley crew of politicians who haven't accomplished much in their past. Bad habits are hard to break, sabi niya. Daniel B. Toledo, shout out. Sabi ulit ni Ramon Oclares, gandang gabi, Karoke. Yung squatter, informal settler, social na tawag. Ang tawag sa mga barangay at mayor diyan, dahil malaking boto sila sa maliit na halaga. Totoo yan. Evelyn Pasis, his speech will be well written by his advisor. They will make him look good. All he had to do is just read it. Oo nga, Evelyn Pasis, eh. Kung minsan babasahin na lang, di niya pa mabasa, eh. Nauutal pa, eh. Mahirap, totoo. Mahirap. Yung babasa ka lang na hindi nang galing sa isip mo, mahirap basahin mo yan. Oo. Fernando Ribong, shout out. Carox, napakahirap talaga magkaroon ng pangulo na bobo at lutang. Kaming mga kakamping ay nag-iintay lang ng mamumuno sa obisyon para sa people power. Ganun ba, Fernando Ribong? Ba't hindi naggalaw nung nandiyan dyan na si, ano, nagwawala na sila, Commissioner Ruena Guansun? Ewan ko, sana nga meron, Fernando Ribong. Oo, sana meron. Meron sanang ulit na magpanggap na bumaligtad, kagaya ng People Power 1, may bumaligtad na ano. Ngayon, ha, bumaligtad. Ngayon siya ang legal adviser, ha, ni His Excellency, ha. Miko Exmas, tama po kayo. Kumuha ng magagaling na adviser, pero yung leader sabog. Totoo yan, Miko Exmas. Patsy Gale, shout out. Ha ha ha. Sabi niya, dinala na lang ningiwi sa Inglisan, tapos paikot-ikot na walang substance. Aw! Pero wag ka, tuwang-tuwa ang mga panatiko na nasaniban talaga ng kahunghangan sa buhay. Sabi ni Patsy Gale. Nico Technico, shout out, ah. Sir Roque, maraming salamat sa iyong paglalahad ng mga komento. Totoo ang sinasabi mo, habang maliit pa ang sunog, dapat ay patay na. Mahirap pag lumawak pa, baka hindi na kayang sawatain, lalo na kung hindi magsasanib ang taong bayan. Totoo yan, Nico Technico, nung ko pa na ano kasi yan. Dapat nung inapprove ng COMELEC na makatakbo yan, dapat doon pa lang magulo nun. Dahil gagagano na si Commissioner Ruena Guansun. DQ yan, DQ yan. Wala, eh. Mirna Regalado, my friend, shout out. Sabi niya, good evening, Sir Rox. Tagasunod din ako ni Dem Joes. More power and God bless. Salamat, friend. Jeff Ramos na, shout out. Just Matas. Simple lang mag-explain at bumanat si Dem Joes. Pero bullseye talaga. Totoo yan, Just Matas. Ha? Totoo yan, ha? Simple, tsaka maikli lang, ha? Pero tignan mo, ha. Sene Serrano, shout out. Magandang gabi, Sir Rock. Salamat po sa impormasyon. Ingat po, totoo yan. Gracias, Isguera, my friend. Good evening, Karok. Shout out po. 6 years na naman tayo magtitiis. Kala ko, graduate na tayo sa nakaraan. Eh, wala. Halo-halo, Ube, shout out. Ang lakas talaga ng loob ni BBM na maging presidente, na wala naman alam. Totoo yan. Sabi naman ni Gayo Sopam, sa SD card lang pangulo yan, sabi niya. Adorasyon di Maranan, my friend, shout out, ah. Boy Hong Kong Balong. Ryan Yumura. Ito, ah, oh. Lahat ni Baya, my friend. Aki Ramilus. Eman Escalona, ah. Jural Jelly, Rohan Jelly, oh. Jural, inano ko na, inano ko. I-share ko yung mga ano sa
Yung vlog nung kapatid mo ba yun? O, si Nyerko. O. Sabi ni Glat ni Baya, good evening, Arox. Ganyan talaga ang resulta ng programang libreng sa ay. Maraming babaeng mabubuntis. Ano ba naman yan? Ano? Gordon Bell, shout out. Lutang lagi si BBM. Pati nga yung sagot niya sa tungkol sa libreng sakay, sablay pa. Totoo yan. Rose Divina, shout out. Si Jocha lang ulit. Sir Rox, ang sakit sa puso ko. Nasabihin ang His Excellency. Paano ba tatratuhin yung pangulo natin? Sir Rox, tanggapin natin na mahina talaga ang utak niya. Rumble-rumble pag nag-isip. At nagsalita na. Yun nga eh. Sabi ni Joe Chalalet, Sir Rox, true ba yung balitang nag-resign na si ano? Eh ano pa lang? Sabi niya, true ba yung nag-resign na si Executive Secretary Vic Rodriguez? Stress or sinibak? Ma, alam niyo kung minsan eh, kung kayo matatakotin sa multo at medyo makiramdam kayo, ha? Kayong mga nagtatrabaho sa Malacanang na mga maraming alam, ha? Ingat kayo, baka mamaya mahulog din kayo sa port floor. L, shout out. How would the advisor solve the problem? If Marcos Jr. is the main problem, is it? Ano nga ito mga comments, oh? Paano mong di babasahin? Ang galing ito si L, oh. How would the advisor solve the problem? If Jr. is the main problem, he has the last word as a president. And he is supposed to lead the government. Totoo yan. Sabi ni Lahat ni Baya, food for thought, be careful what your wish. What you're wishing. For you might get it. Kaya mo yan, paring BBM, kaya mo yan. Ha? Maisa Gabral. Shout out. Good evening, watching from Abu Dhabi. Oh, salamat ha. Edsper Luna, shout out. Taga Cagayan de Oro naman siya. Sabi ni John Chalan, nasaan na yung 31 minions? Ipagtanggol nyo ngayon, pangulo nyo, sabi niya. Cynthia Estrada, shout out. Hi Roque, I love them, Joe. So, pares tayo. Cecilia Cuento, shout out. Joselito Pacardo, shout out. Sobrang tawa ko, Carox. Paano kaya ipaliliwanag ng mga vlogger ni BBM? O kaya ang mga advisor, he grabbing pagkalutang yan. Sabi niya, totoo yan. Dangas Junior Tutor. Dati po kasing guru yan si Dem Jones. Kaya kahit grammar ng mga 31 million president junior nila, nasasala pag mali. Oo, kaya pala eh. Ladies Anita, shout. Ay, baka bigla humaputol to ha. Nag-shout out naman ako tayo. Pinaan ko lang yung mga ano. Sir Roque, kagabi, live si Kapersi, lapid, ang bastos ng ligaw na trolls, sotang bastos, sabi niya. Adelaida Balaag, shout out. Arnel Castro, shout out. Good evening, sir. Let's face the truth na nagkaroon tayo ngayon ng presidenteng lack of knowledge in many ways. Totoo yan. Ladies Anita, Adela, namin yan, ladies Anita. Si BP Lenny, Robredo, ang kilala nating presidente, period, totoo yan. Adelaida Abanez, shout out. Ang dami din ng tawa ko dun sa sinabing lutang na lutang. Kailan kaya nabuntis ang mga lalaki? Talaga lang. Rod Quinto, shout out ha. Sir Rox, yan ang totoong lutang si BBM. Pananalita lang, palpak na. Totoo yan. Cesar Basco, shout out. Karoke, paano naman yung mga nabuntis na karamihan ay babae? Baka... Amy Binson, shout out. Type ko yung t-shirt mo nyo, karo kayo tama sa akin yan. Number 4. The hip number 4 ako, sabi niya. Rodolfo Mina, shout out. Sir Rox, napanood ko yung nanay ni Atong Aurelio. Humarap sa mga pulis at pinagsabihan ang mga pulis dapat dyan sa mga rally. May senior ang nakapronto. Kagaya ng nanay ni Atong. Yan nga, yan ang setup sana eh, ha? Del Pineda, shout out. Sir Rox, ang pangarap ko ni BBM, copycat, sabi niya.
Ana de la Cruz, shout out. Maka-comment nga ng pangarap mo ay pangarap ko, yung yun ang sabi. Ang salitang ito ay dalawang ibig sabihin, nagiging shortcut lang. Kasi pag ganito ang sasabihin mo kay pangarap mo ay pangarap ko din. So medyo may pagkakaiba ng konti. Kaya ang salitang binibitawan kung sa justice wala kang laban, hindi kasi hindi mo naaman tiyak ang totoong ibig sabihin talaga lang. Amy Benson, sabi niya, napansin ko lang dumarami ang subscriber niyo siguro dahil binibigyan mo ng importansya ang mga komento mo. Ganun ba? O salamat ha. Sabi nila at ni Baya, hindi. Hindi ako naniniwala na biktima. Ito, malupit ha. Sikalat ni talaga to. Matindi talaga to eh. Yung sa mga teenage pregnancy na sinasabi ni BBM na yun nga, nabubuntis karamihan babae. Ito ang comment ni Kalat ni ha. Hindi! Niya, hindi ako naniniwala na biktima ang mga yan ng teenage pregnancy. Kagustuhan din ng mga kabataan yan, sabi niya. Ang buntisan na yan ay resulta ng di mapigilang nag-aapoy at sumasabog na kalibugan ng mga magagaling nating mga kabataan. Pambira. Totoo yan, ha? Naniniwala ako sa iyo, Kalat ni. Sa totoo lang, ha? Lorena Capistrano, shout out. Rolando Resco, shout out. Babae naman talaga nang bubuntis, eh sino pa ba? Pambihira si PBBM, parang hindi alam ang sinasabi, sabi ni Lorena Capistrano. Ah? Conchita Castillejo, shout out. Kaya pala ayaw sumali sa debate, ganyan pala ang gusto. 31 million bumoto daw sa kanya. Sabi ni Martina Lilibet Feliciano. Kasi piano ko yung ano kahapon, yung mga squatter, di ba? O eto sabi niya. I was born in Tondo and I noticed that most of the squatters are Bisayan. Not all, but a lot of them. I wonder why, sabi ni Martina Lilibet. O to, karamihan nga mga Bisaya eh, di ba? Josephine Laycoco, sabi niya, aalingasaw yung baho ng presidente ng kapulahan. Mabubuking at mabubuking kahit anong tago. Totoo yan, Josephine Laycoco. Mahirap talaga yan eh. Yung parang ano ka, pangulo, yung bang parang matalino ka, wala ah, mahirap magpanggap. Pinakamahirap magpanggap ng matalino. Totoo yan. Tsaka yung mga kinuha niya, dapat kinuha niya rin si ano eh, si Professor Winnie Monsod. Kasi alam niya na magaling sa economics siya dahil teacher niya yan eh. Ba't di niya kinuha yan? Meron pang pwedeng kunin si Shell Joke no, mga ano, kailan baka sumabit siya. Roger Culiado, shout out. Sabi niya, di karaoke yung barangay Tanod at barangay Squatter. Barangay Tanod at barangay Squatter din ang baka may bentahan pa ng pwesto. Pwede. Pwede niya sabi ni ano, Roger Culiado. Garamo sa Sarabotka, shout out. Bill Maserano, shout out. Golden Bell, shout out. Ay, Gordon Bell, shout out. Bangungot po yung 20 pesos per kilo ng bigas, kuya. Totoo yan. Martina Lilibet Pelesiano, shout out. O, sa lahat, ni-recommended daw ako ni ano. NC Carion, shout out. Ads of Bulacan, shout out, ha. Rio Dison. TV Boy Anime. Tama ka, Roque. Paano mo mapamumunuan ang mas matalino pa sa kanya? Totoo yan. Yun nga sinasabi ko eh. Big Del Rosario, shout out. Daniel B. Toledo, shout out. Dolor Garcia, my friend, shout out. Ah.